ang mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, bawat isa kakaiba. Ang ating iba't ibang salita, musika, tradisyon, pananampalataya, lalong nagpapalalim sa kahulugan ng ating pagkapilipino. Isang bansa, apat na paglalakbay. Sa Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran. Malayo pa. Ay, Diyos ko! Sa mahigit 10 taon kong paglibot sa Pilipinas, iilan na lang ang islang hindi ko napupuntahan. At may ibang sadyang iniiwasan. Tulad ng maraming taga-Maynila, aminado akong matagal na akong may takot sa katimugang Mindanao dahil sa mga balita ng gulo o marahil hindi ko palubusang kilala ang kultura nito. Pero sa araw na ito, iiwan ko ang kaba at mga nakasanayang paniniwala. Sa probinsya ng Tawi-Tawi ang aking lakbay, sa dulo ng Pilipinas. Isa sa mga unang dokumentaryo na aking ginawa ay tungkol sa mga badyaw ng Mindanao. Ano to, pwede maski sino kumain, ganon? Ganon? Sa Maynila at iba pang lansangan, madungis na pulubi ang karaniwang pagtingin sa kanila. Pero alam kong may iba pang mukha ang mga pulubing ito. Yun nga lang, wala akong lakas ng loob noon na sadyain kung saan man sila nanggaling. Makalipas ang 10 taon, kikilalanin kong muli ang mga badyaw at maglalakbay sa kanilang pinanggalingan. Malaparaisong isla sa tahimik na dagat ang sumalubong sa akin sa paglapag ko sa Tawi-Tawi, malayo sa imahe ng gulo at karahasan na inakala kong aking matatagpuan. Ang maliit na isla ng Kiniktal ang aming pakay. 3 hanggang 4 na oras ang layo nito mula sa isla ng Bonggao. Ang Tawi-Tawi kasi ay binubuo ng mahigit 100 isla. At ang isla ng Kiniktal ang isa sa pinakamaliit. Habang lumalayo, lumiliit sa paningin ang mga isla at lumalawak naman ang karagatan. Makalipas ang 4 na oras, isang maliit na isla ang aming nakita. Puting-puti ang buhangin at napakalinaw ng tubig, animoy salamin ng langit. Sa wakas, narating na namin ang isla ng mga badyaw, ang isla ng Kiniktal. Dahil sa layo nito sa syudad, halos puro badyaw ang nakatira sa isla Kiniktal. Kilala ang mga badyaw bilang mga taong dagat, ang kanilang kultura kakambal ng karagatan. Noon daw, sa mga bangka lang sila naninirahan, palipat-lipat saan man dalhin ng agos. Noong umagang iyon, sumama ko sa paglalayag ng magkakaibigang Pido, Aslan at Sherilyn.
Ang ganda-ganda dito. Sobrang linaw ng tubig, tapos sobrang kalmado ng dagat, sobrang peaceful. Parang kapareho ng buhay ng mga Badyaw dito. Napakatahimik, napakapayapa, tsaka malinis na malinis. Ang lapit-lapit sa kalikasan. Tulad ng dagat, likas na tahimik at payapa ang mga Badyaw. Kontento na sa mga simpleng ligaya. Wala kang napapagod eh. Malayong malayo sa mga Badyaw na nakita ko noong nakikipagsapalaran sa maingay na lansangan. Masaya ba tumira dito, Pido? Dito? Oo. Hindi. Mahirap. Masaya kaya. Oo, masaya. Pero mahirap yung pagkuha ng pera. Masaya, pero walang pera. Opo. Bakit masaya dito tumira? Kasi masaya dito, mga salawon. Malapit lang. Tahimik pa. Walang mga abusayap. Walang abusayap. Tapos ano pa? Wala pa mga ragatik. Araw-araw, nangingisda ang tatlong bata para sa pagkain at para na rin pangbenta. Pero sa liit ng aming bingwit, hindi na ako umasang may mahuhuli pa kami. Pero wala pang tatlong minuto. Hoy! Ganun na agad? Ganun lang kadali? Konting sagwan pa. Sarap. Paano ka uma? Masakit yung kanon. Matunog. Matunog yung kanon. Mag-iyak ka. Mari sa matag mo yung tilok-tilok. Masaya ang buhay. Bakit masaya ang buhay dito? Kasi maraming nahuhuling isda. Diba dito, kahit tubig hindi bibilihin, pati isda. Libre. Oo, libre lahat. Linaw ng tubig. Sa kapirasong mundo ng mga Badyaw sa dulo ng Pilipinas, simple ang mga ligaya. Sapat na ang biyaya ng kalikasan. Oh my gosh! Grabe! May eagle dito! Tapos meron siyang nakuha na isda nandun sa paa niya. Oh, sa tiir. Oh my God! Grabe! Ramdam na ramdam mo talaga dito sa tawi-tawi yung nature, yung kalikasan. Isipin mo, ang linaw ng tubig, ang daming isda, uy, may ibon sa kalangitan. Amazing. Nang mapagod na kami sa pagsasagwan, nagyayang sumisid ang mga bata. Animoy sirena sa ilalim ng tubig sina Pido at Sherilyn. Matyaga silang naghanap ng iba't ibang klaseng lamang dagat. Maya-maya pa, isang kakaibang isda ang kanilang nakuha. Ano ba yan? Nakakatakot? Makalipas ang ilang minuto, ugita naman ang nakuha nilang nakasiksik sa mga bato. Tunay ngang paraiso ng kalikasan ang mundong ito ng mga Badyaw. Pero habang nagsasagwan, may sikreto akong natuklasan. Matagal na palang pangarap ng batang si Pido na lisanin ang isla at magtungo sa Maynila. Anong maganda sa Maynila? Madami yung mga bahay malaki, madami yung mga mall. Mall? Bahay? Opo. Sa Bungo, mayroon mall kasi hindi yung maganda. Eh dito kaya may agila, may tubig na malinaw, may langit, may puno.
Hindi na sumagot si Pido. Tila ba hindi pa sapat ang paraiso? Eh bakit mo pa gustong pumunta ng Manila? Eh dito libre ng pagkain. Sabi ko na sa'yo, ma. Sa Manila, maayos yung mga pag-aaral mo. Hindi ka magpunta doon sa Daud. May mga bagay raw na sadyang di maibigay ang paraiso. Mga bagay tulad ng edukasyon. Sa piling ng mga batang Badyaw, napakasimple ng aking kaligayahan. So after mga 2 hours lang, ito na yung nakuha namin. Siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus, meron pa siya dito. Ito. 11. Tapos, meron pa kaming puffer fish ata yung tawag dyan. At saka pugita. Pero yung ganito kalaking pugita, ang sabi nila, dito daw, mura lang daw to. Siguro daw mga 15? 15 kilos? 15? 15. Mga 15 pesos lang daw ang bili nila dito. Tuwang-tuwa na ako sa aming mga nahuli. Pero kulang pa raw ito, sabi ng mga bata. Kulang pa para makamit nila ang kanilang pinag-iipunan. Sa isang maliit na eskwelahan ko muling nakita ang magkakaibigang Aslan, Pido at Sherilyn. Ilang taon na silang magkakasama sa grade 4. Dito kasi sa Isla Kiniktal, hanggang grade 4 lang ang paaralan. Dalawa lang ang classroom. Magkasama sa isang silid ang grade 1 at grade 2, nasa kabilang silid naman ang grade 3 at grade 4. Walang grade 5 sa Isla Kiniktal. Dahil bukod sa kulang sila sa classroom, kulang din sila sa guro. Iisa lang ang regular teacher. Yung mga nag-assign dito, kung galing nga sa division office, kung may bibigay sila dito na eligible teacher, yung ginagawa namin, tanggapin namin sila. Eh, walang bibigay? Wala. Ang problema, wala. Bakit po walang tumatanggap? Walang gustong magpa-assign dito? Siguro, isa na rin yun sa mga dahilan kasi yung lugar nito, mas malayo ito. Na baka yung mga teacher na ayaw pumunta rito dahil isa na rin sa mga dahilan na malayo. Na ayaw nilang basta-basta puntahan. Kung gusto mong magpatuloy sa grade 5, kailangan mong lumipat ng isla o magbangka ng 3 o 4 na oras araw-araw. Ang gastos, baka abuti ng 2,000 kada buwan. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na lang sa grade 4 si Sherilyn. Ilang beses ka na nag-grade 4? 2. Bakit 2 beses ka na nag-grade 4? Kasi po, walang grade 5 dito. Doon sa ibang lugar meron, pero hindi ka na nakapunta doon, wala akong pera. Next year, matatapos ka na ng grade 4? Oo. Ulit? Pangalawang grade 4 mo na yon, di ba? Oo. Eh paano kapag wala ka pa rin pera pang grade 5? Narito na. Mag-grade 4 ka ulit? Oo. Eh di 3 beses ka na mag-grade 4. Bahala na. Ito rin ang dahilan kung bakit ni isa sa mga kapatid ni Pido walang nakapagtapos at sa murang edad na 10, mulat na sa pagtatrabaho. Kasi magtrabaho, wala na kung dinan-dinan kami mag-aaral. Mahirap lang kami. Yung mag-aaral mabuti, yung mayroon yung pera, yung tatay nila, mayroon yung baswerde. Yung kami, wala kami suri. Nanay namin, wala. Kaya?
trabaho na lang. Ito rin ang dahilan kaya napilitang makipagsapalaran sa Malaysia ang batang si Aslan. 3 years ako doon. 3 years? Anong nagtrabaho ka sa Malaysia? Oo. Anong trabaho mo doon? Doon mga bahay mang malaki. Bahay na malaki? Oo. Ah, naglilinis ka? Oo. Para kang boy? Oo. Pero lahat sila bigo sa pangarap. At hanggang ngayon, nangangarap pa rin makatuntong ng grade 5. Wala ni isa sa mga badyaw ng Kiniktal ang nakatuntong ng high school. Halos lahat sa isla, tumigil at napako na sa grade 4. Oo, sawa-sawa na ako mag-grade 4. Paulit-ulit na lang mag-grade 4. Gusto mo naman mag-grade 5 na? Gusto ko mag-grade 5 kahit college. Pero wala naabot ng nanay ko. Marami sa mga badyawang hindi marunong sumulat at magbasa. Kaya ilang beses man nilang asamin na magkatrabaho sa syudad, pirming mangmang ang turing sa kanila. Oh, badyaw ako. Nainis na ako. Sabi nila, ang badyaw daw, walang aralan. Kahit isa, bobo daw. Pero kung si Sherilyn hindi pa rin nawawala ng pag-asa, si Pido tila ba sumuko na. Isinuko na ang kinabukasan, pati ang kinagisnan. Gusto ko po. Na ano? Magani ng Muslim. Teka, ano ba yung Muslim, yung tausog? Tausog. Okay. Bakit mo mas gusto maging tausog? Kasi yung tausog, yung badyaw, mahirap. Eh, yung tausog? Maraming sila pera. Yung tausog, makapag-aral mabuti. Yung badyaw, hindi. So, ayaw mo na maging badyaw? Ayaw ko niyan. Kasi yung badyaw, mahirap. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa batang si Pido. Gusto kong iparamdam sa kanya ang ganda ng kanyang pagkatao. Pero hindi ko alam kung paano. Makalipas ang ilang araw, nilisan ko ang Isla Kiniktal. Nagtungo ako sa bayan ng Bonggao, ang sentro ng Tawi-Tawi at ang pangarap ng maraming batang badyaw. Dito kasi, kumpleto ang paaralan at siguradong may grade 5. Ah, meron ditong elementary school. Pero nang magtungo ako sa Badyaw Village sa Bonggao, nalaman kong marami pa rin dito ang hindi nakakapag-aral. At maraming badyaw ang tumanda ng hindi man lang marunong sumulat o magbasa. Hindi sila masyadong pumupunta sa eskwela because they are made fun of. So ang school sa kanila ay hindi safe kasi pinagtatawanan sila. So ang tawag sa kanila, ah, mga samal yan. Yung it's very derogatory. Aha. And because hindi sila nakakapagbasa, they are made fun of more. Yes, they're made fun of more. At saka hindi sila nagkitsinelas, hindi katulad ng iba, kasi wala naman sa kultura nila nagkitsinelas. Dahil nasa dagat sila. Nasa dagat sila to start with, precisely. Simply because sila ay isang badyaw. Lebro, binigay sa akin isang tanda ni Jasper para magamit nila magbasa. Ito ang pilit na binabago ng Magbasa Kita Foundation at isa sa mga unang tinuruan nila ang badyaw na si Helen. Ani Helen, noon daw napakababa ng tingin niya sa kanyang sarili. Pero nagbagong lahat nang makahawak siya ng lapis at papel. Yung mula ako nag-aaral dito sa Natuloy Magbanggaw. Nung nakapag-aral kayo, ano nang pakiramdam ninyo sa sarili ninyo? Ang pakiramdam ko po, nag-iiba ako at very happy ako. Na at least yung hindi ko alam, alam ko na po. Tapos mataas na rin tingin nila. Mataas na sa sarili nila, mahiya na sila. Tumingin na hindi nila kasali na yung katulad ninyo, Christian or tausog.
Pantay-pantay na tayo. Ngayon, si Helen na ang guro ng maraming matatandang badyaw. Araw-araw, nag-iikot siya sa mga bahay-bahay, kumakatok at nag-aalok ng biyaya ng karunungan. Si Alpha Kayani ang isa sa pinakamasipag na estudyante ni Helen. First honor nga raw siya, ayon sa matanda. Yung sa isip ko, gusto ko ang mag-aral. Kung halimbawa, marunong ako bumasa, naintindihan ko kung kahit ano-ano ang binasa ko, marunong ako yung sumusulat, marunong ako yung mga magbilang. At saka kung halimbawa, mairan kayong tao, ganyan, pero maintindihan lang kayo mag-uusap, kung kahit ano-ano ang pag-uusapan. Hindi raw malilimutan ni Alpha ang araw na natuto siyang magsulat. Para sa kanya, karangalan ang maisulat ang sariling pangalan. Alam niyo yung noon-noon yung mga ninuno namin, hanggang ngayon yung mga iba, walang honor. Walang honor sa iba ang mga tao. Anong walang honor? Yung ibig sabihin, hindi in-honor na mga yung mga Muslim na may pinag-aralan, hindi in-honor. Parang walang pride. Parang hindi, parang baliwala lang sila. Baliwala. Pero ngayon, ngayon, pag naka-aral ka, hindi may honor na. Yung mairan yung mga yung mga aral. Yung walang aral, walang, hanggang ngayon, walang honor. Walang honor. Oh. Eh kayo nga po, first honor eh. Sa di kalayuan, maririnig ang sabay-sabay na pagbigkas ng mga kataga. Sa! Su! Pero pagsilip ko sa silid, hindi bata, kundi matatanda ang mga estudyante. At ang nagtuturo, hindi karaniwang guro, kundi isang sundalo. Bahagi ito ng Adult Literacy Program ng Magbasa Kita Foundation, LIPAD on Literacy for Peace and Development. Bali po kasi dito sa Tawi-Tawi, wala naman pong gulo na katulad sa ibang probinsya na nagkagulo na kailangan ng combat operations. So, nakipag-tie up po kami sa Magbasa Kita Foundation in accordance na rin sa AFP's Internal Peace and Security Plan. Na yun nga po, yung winning the peace. Dahil nakakarating sa kung saan saang sulok ang mga Marines ng Tawi-Tawi, isa sila sa mga kinuhang volunteer teachers ng Magbasa Kita Foundation. Sa ganitong paraan, hindi lang edukasyon ang nakakamit, kundi kapayapaan na rin. Umasa. 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 Ano yung pinakamasayang parte ng pagtuturo? Yung makita mo mga nakakasulat at saka nakakabasa, ma'am. Oo. Yan naman, ang pinakamasaya, ma'am. Oo. Anong pakiramdam mo nun? Parang... Sulit yung pagod, ma'am. Sulit yung inis. Sulit yung time na ginugugol ko sa kanila. Sama. Hirap na hirap si Aling Jamila na isulat ang kanyang pangalan. Pero pursigido ang matanda. Yun. Bakit gusto niyo matuto magsulat ng pangalan ninyo? Kana kami mabaya magsulatingan na mo pang bangbiya mga aon pag buto, di na kami usisan, maingat na kami. Sa harap ng klase, isang matandang babae ang ating napansin. Si Lola Jura ang pinakamatandang estudyante ni Corporal Imbong. Sa edad na 80, nagsikap si Lola na pag-aralan ng iba't ibang letra. Ba't hindi po kayo nag-aral dati? Wala. Mga ignorante parents. Ah, ignorante. Walang sa ano nila, walang sa isip niya nag-aral sa mga anak niya. Oo. Oh. Eh ngayon po, marunong na magsulat? Marunong na magbasa, marunong na magsulat. Anong pakiramdam niyo po? Oo, oh, saya, masaya. Masayang masaya. Hindi kayo nahihiya kahit matanda na kayo? No, hindi na. Bakit ako kayo? Hindi ako kayo. Kasi? Masaya na ako kasi marunong na. Magsulat ng pangalan. Habang pinagmasdan ko ang matatanda, bumalik sa alaala ang magkakaibigang Pido, Aslan at Sherilyn. Sana hindi sila abutin ng dapit hapon ng panahon bago matamasa ang biyaya ng edukasyon.
Marahil, nakita nyo na rin sila sa mga lansangan ng Metro Manila. Marahil, kumatok na rin sila sa bintana ng inyong sasakyan. Sampung taon akong naghintay bago ko tunay na nakilala ang mukha ng mga Badyaw. Hindi bilang pulubi, kundi mga taong singpayapa at singganda ng bughaw na karagatan. Ang Tawi-Tawi na marahil ang isa sa pinakamagandang lugar na aking napuntahan. Nakakalungkot isipin na para sa edukasyon, ipagpapalit ng ilang batang Badyaw ang paraisong ito. Bata rin sila, and they deserve the right to education, they deserve the right to health, they deserve the right to good shelter, they deserve the right to quality of life. No matter what tribe they are. Moro ka, hindi ka moro. We all deserve that, and the children deserve it more. Si Pido, Aslan, at Sherilyn, saan kaya sila dadalhin ng agos ng panahon? Sa aking paglisan, bumulong ako ng dasal. Sana, sa susunod naming pagkikita, hindi sa lansangan, hindi sa Maynila, kundi sa paraiso. Sa paraisong may biyaya na ng edukasyon. Mula sa Tawi-Tawi, ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.